Hello ko nga pala si Coach Reven. Yes guys, panibagong video na naman at napakadaming pasabog ngayon ng Axie Infinity. Kanina nagkaroon ng town hall, di tayo naka-attend pero ang dami na agad mga tweets and mga reactions regarding dito. Kaya naman kung naniniwala pa rin or you know, naglalaro ka ng Axie Infinity no, in general, eh mag-subscribe ka na kasi marami tayong pag-uusapan and syempre may mga pag-giveaways tayo. No, mamaya babasahin ko yung mga comments ninyo. Kaya naman kung gusto nyo rin mabasa yung comment and you know, maasali sa mga giveaways natin, comment nyo na yung thoughts nyo sa video natin ngayong araw na to. And meron din tayong Discord server na pwedeng-pwede kayo may sumali sa kwentuhan, sa mga tips, no, kung ano nga ba yung mga possible meta. So without further ado guys, let's start. So we have in here Chuck Fresco, no, kasi guys, di ba kanina may town hall, no? Again, nandito na, nakita na natin to eh. So, yung AXS guys distribution, an AXS distribution para sa season 5 is hinahati na guys sa apat na factors. So, meron tayong 85,000 AXS para sa leaderboard, tapos 5,000 AXS para sa weekly mission, tapos 7,000 AXS sa contest, and then 15,000 sa fortune chest event. So basically guys, ito siya. No? Ayan. Para mas makita niyo. So naka MAXS siya. Ayan, in total. Now ang total prize pool na premyo natin for this season is around $509,835. Okay? Or nasa around 10 million pesos. So also possible nerf to pro players. Eh kung ba't niya nasabing possible nerf to pro players to? Siguro kasi guys, no, ang mangyayari dito is may mga several factors na kagaya nito, weekly mission. So sa weekly mission, pwede dito guys, no, parang binabalik nila yung mission. Diba naalala nyo sa Axie Infinity Classic, merong weekly mission tayo, no? Now, or meron tayong daily mission rather. Now dati SLP, ngayon naman AXS, no? And then meron tayong AXS din sa leaderboard, and then may mga fortune chest din, 'di ba? Na testing natin fortune chest na 'yan nung nakaraan. Tapos may mga contest din na lalabas din. So, kaya nga sabi dito ni Chuck Fresco, buff to casual players. So, ibig sabihin if casual player ka lang, no, kasi marami rin nagsasabi, Coach Rev, hindi na friendly si Origins, no, kasi nga kailangan ng gumastos lalo, no. But on the other hand, in fairness sa kay Axie Infinity is ginawa niya ng paraan, and yung paraan na yun is I believe medyo hindi ko alam kung ano yung magiging epekto nito this season, pero yeah, hopefully maging effective siya, no? And on the other hand guys, no, kumbaga kung titingnan ninyo, paiba-iba pa rin tayo ng sistema, meaning we're still on the testing phase, no, like tinetesting pa rin natin kung ano yung mga bago, ano yung mga nag-work, ano yung mag-work, ano yung masasatisfy yung majority, no? And in fairness sa Axie Infinity, they're doing a great job naman in terms of doing that, no, na masatisfy yung majority, hindi man lahat, no, pero at least, di ba, yung mga casual players at some point, no, kahit di masyadong gumastos, eh may kikitain. By the way guys, stay safe, no, sa mga kababayan natin dyan. Let's all pray guys, no, na hindi maging masyadong malakas yung bagyo, kasi alam nyo na mahirap na kapag malakas yung bagyo. Okay? Then, we also we have in here, eto guys, no, yung free runes and charms sa each era is wala na guys. Okay? Pero, may kinlarify dito si Nick Stape. Ayan. So, eto. So, seeing some chatter on the no free runes and charms for season 5, to be clear, there will be other fun and surprising ways to get these free runes and charms. So, meaning, hindi na siya free directly, but rather parang magkakaroon na ng condition. No, for example, siguro mag-play ka ng 20 games, mga ganon, or meron pang mga other activities na kailangan mong tapusin or missions na dapat mong tapusin para sa ganon makakuha ka. Pero hindi na siya direct na makukuha mo siya by daily logging in. So parang meron ng task siguro yan na kailangan. And yeah, let's see how this will turn out. Pero let's look at some of the comments. We have someone who just came back from season 1 and started playing again season 4. A good number complained about runes and charms being pay to win back then.
Now that it's free, you want it to become pay or gacha-gated again. No RNG, please. My luck surely won't give me any RNG if ever. Lol. Now, ito ah. Now, the thing is, dahil nga, tawag doon, pahirapan na. Okay? Pahirapan na uli makakuha ng runes and charms. No? Ang mangyayari dyan is magtataasan na naman ang presyo yung runes and charms. Which is a good thing para sa akin. Okay? Which is a good thing. Mamaya pag-uusapan natin bakit good thing yan. And then, what else? Meron din guys, no? Ito. No, isa pa. Ang daming leaks ngayon. Tawag doon yung presyo din. Yung presyo ng mga runes and charms. Yung pag-mint nila. Nakalahati na. No? Nakalahati na rin siya. And then, what more? Ito pa guys. Okay? Meron pang panibagong Axie na naman. Or starter Axie tayo makikita. Si Pomodoro. Ayan. Parang yung Pomodoro method. Di ba? Yung pag nag-aaral ka. Pero going back guys, napakadaming pasabog today. Pero pinaka-excited ako dun sa magiging epekto nung sa runes and charms. Kasi mawala na yung free, no? Tapos kumbaga magkakaroon na naman ng gacha system. Meaning more gacha system guys, no, is more demand for burning. Now more demand for burning, syempre, tawag dun, mas tataas yung presyo ng mabebenta na runes and charms. Pero hopefully magkaroon pa sila ng other updates this coming days, no, especially sa classic, no. Talagang ako guys, talagang medyo abang tayo eh. Abang tayo diyan eh. No. Not so sure pala, no, if bukas na magsisimula yung season. Walang parang official announcement. Let's check Warded Ron. No, check natin yung kanyang Twitter. Tropa natin yan si Warded Ron. Ayan, shout out kay Brother LCR Ren. Topaz, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, and na-half na siya. Season 4, ito yung presyo, tapos nakalahati this season. No, sa Epic and Mystic. No, so, makakita tayo ng possibly pagtaas, pero at the same time, may cap. No, magkakaroon ng cap in terms of minting. Pero dapat, ako ah, dapat din nila to masyadong binabaan na kalahati. Pero let's see. Let's see paano siya mag-turn out. Okay? What else? Yeah. And then let's read some of your comments kahapon. So by the way, shout out kay Emerson Labayo. Hopefully, ma-PM mo ako. Ikaw yung nanalo. You still have... Ay, hindi. Sana na-PM mo ako bago ito na-upload. Okay? Nasa ganun, mabigay ko yung premium mo. No? Then sabi ni Krister Kahuyong, sabi niya, salamat sa update palagi coach. Getting ready na sa season 5. Grind, grind, grind. Shout out sa brother. Shout out kay Maro Maro. Salamat sa update. And shout out sa Wednesday na ata season 5. Good luck sa... I'm not sure. I wanna know. Guys, comment down below kung kailan. Sabi ni Vincent Maidal, I think okay yung Sky Smash. It can have many utilities. Yung katulad, talaga siya ng Dragon City. If you can use tokens to farm food to level up your Axie. Or... use the tokens to upgrade it. Bumili ng items in-game na makakapagpalakas Axie mo or items na magagamit mo in battle like healing potion or damage buff effects, etc. Salamat sa update, boss. Malakas ang kutog ko. Maganda ang update sa classic at magagamit rin ang mga Axie. Lalo na yung mga Axie na pang classic lang talaga. Sangayon rin ako sa iyo, boss, na maraming mga manager ang papalaruin. Ang magagaling nilang scholar pag nag-update sa leaderboard ng Axie. Yes, that is true. Shout out sa Bro Aljon Castillo. Sabi niya ulit ni Vincent Maidal, I have high hopes magbalik na Axie lalo kung napanood natin yung sikat na Axie streamer sa Pilipinas. Madami silang sinasabi about doon. Isa doon yung sabi ni Oversize sa live niya. Looking for scholarship. Sumagot si... may nag-comment, looking for scholarship. Sumagot si Oversize. Ang tanong guys, ready na ba kayo? Yun pa lang yung gusto kong sabihin kung ready na kayo. Uy, not sure ah, not sure. So pwede nating i-check yan. Okay, kay Oversize, no? That is, siguro meron siyang nalalaman na hindi natin alam. Pero that is a good, parang, foreshadowing. No? Maraming salamat sa info na yan, Vincent Maidan. Sabi ni Dabin Jade, YouTube channel 3682, salamat sa update, pero ako nag-move on na ako sa Classic. Maganda yung V2. Tulad ng mamimission ng MAXS S5, tsaga lang, kakaroy din. Focus na kayo sa V2, payo lang. Leaderboard. And then sabi ni Jesus,
Junior. Salamat sa update, boss. Sabi ni Jam Placidas, sana nga makabalik na classic or if pwede magkaroon sana ng Origins. Sa Origins ng option to change the music into the classic. Oo, no, maganda yun, no? Yung naglalaro ka ng Origins, pero yung maririnig mo yung parang mala Angry Bird na tune, di ba? So, magandang comment yan. Magandang comment. By the way, guys, ayan, dami nating ano, no? Dami nating tawag doon. Dami nating pinapanood. Ayan. Kong TV. Pinamarami. Ayan, Kong TV, guys. Ganda nung ano, nung latest vlog ni Kong. No? Talagang share ko lang, ha? Nasingit ko lang, guys. Kasi kwentuhan na lang din naman natin to. Like, chill, chill. Ang ano, ang witty. Diba? Like, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. No? Sa simula, parang siya lang. Kaya, ano rin eh, well-coordinated din sila eh. Kasi wala talaga ding nag-a-upload ng vlog sa Japan besides kay Kong TV. If I'm not mistaken. Kasi, updated na kay Juni Boy eh. Diba? Parang wala ang vlog yung iba. No? Talagang sinikret muna nila na isa ganun kapag nilabas na yung motor or moto vlog nila. No? Sabay-sabay sila sa Japan mag-motor. So, ano, talagang ano, best YouTuber sa Pilipinas talaga yan, like Kong TV. And then next is ibalik yung classic, sabi ni Ruben. Okay, hopefully, no. Sabi ni GP Bagyo. Kailan ba yung bagong laro, Coach Rev? Sabi by next week meron silang ya. Ano? Hindi, check na natin. Check natin. Sky Smash. Sabi kasi, 'di ba, parang tomorrow, saglit. Sky Smash. Parang nawala, no? Nawala, guys, yung Sky Smash. We'll keep you updated regarding Sky Smash. We'll keep you posted about that. Hindi ko nakita. Parang nawala, no, yung Sky Smash. Ay, ta. Yan, check natin, guys. Dami agad nila followers, oh. Ayun, still no update. Sabi nila one day. One day left. So, Tingnan natin. Like, naka one day na ata eh, mula nung pinosto. Naka one day na. So, hintay-hintay na lang. So, basically, wala pa siya. And then, sabi ni Mr. Notorious, nako, bago na naman, ang tagal-tagal i-release. Yung Axie Quest nga, di na hinahype. Or di pa hinahype. True din, no? Like, hindi ganun kasapat. Pero, weird guys, no? Twitter, ganito ng X na. Ba't kaya? No, parang nakakapanibago. Nakapanibago na yung iba talaga ni Elon. Iba talaga pag mayaman. Dami ano. Eto ah. Sa Twitter nag-iba. Pero yung isa pang kinagulat ko yung kay Kylian Mbappe. No, like share ko lang guys. Okay. Chill. Kwentuhan lang naman tayo. Sabi kay Mbappe. 1-year contract. $1 billion. Diba? Like maganda siya. Meaning talaga talented talaga si Kylian Mbappe. Like, magaling naman talaga yun. Like, bata pa yun. 24 lang yun, guys. Pero ganun na yung... Imagine nyo, sabi nga eh, yung buong kontrata ni LeBron James sa 20 years na sa NBA, 500 million lang. Yung kay Kylian Mbappe, yung contract na in-offer sa kanya sa Saudi, 1.1 billion, 1 year. Diba? Like, 1 year. Grabe. Napakadaming pera sa mundo. Sabi nga, parang pwede na raw ipang ano yun eh, sagot sa poverty, pero, yeah. And then, pwede ba yan sa Android Idol Sky Smash? Not sure. Wala pa tayong masyadong details, di pa sila nag-update. Ayan. So, hopefully guys, may natutunan kayo. Again, maulan, malamig, no? Pero, sana safe kayong lahat, okay? Pray tayo na, you know, ligtas tayo lahat. Ligtas kayo, ligtas yung pamilya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, pagdasal ninyo. Oh, pray tayo palagi. Okay, yun lang naman guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Yung sabi ko si Coach Rev. Like, comment, subscribe. Huya. Yeah.